guys. Magandang araw sa inyo ulit. So may dinala sa ating unit na ito, indoor unit ng ating floor mounted. Floor mounted siya kasi meron siyang fan motor. Kaya nabanggit ko na floor mounted. So ang problema nito, nag-E3 siya. E3 error, Coppel. Coppel yung brand. So pinapadala natin yung ano sana eh, buong unit pati outdoor para malaman natin yung talagang error niya at saka para matesting na rin natin na maayos kung ano pa yung error niya at mapagana sakali, no? Kaya lang, ang sabi ng nagdala sa atin din na technician eh gumagana naman daw yung outdoor unit. Gumagana si compressor, gumagana yung fan. So, ang problema lang niya is yung indoor. So, yun, nag-E3 siya. So, wala tayong magawa, hindi natin matesting. Kaya, ite-testing lang natin itong fan motor niya at saka itong bolt. Pero, hindi ko pwedeng i-testing na may kuryente. So, pag-aralan na lang natin ang troubleshoot at saka direct to the point ang gagawin natin pag-troubleshoot. No? Dahil hindi natin masusuplihan ang kuryente. Kaya ipapakita na lang po natin mamaya kung paano natin ito gawin, kung paano natin ito i-troubleshoot. Yun. So, standby po muna tayo at gagawin po natin ito. So, problema niya, nag-E3. So, kinausap ko siya, baka ako ang epekto ay dahil hindi gumagana yung outdoor compressor o yung outdoor fan. Eh, sabi naman niya, gumagana naman daw. Kaya ito lang yung nadala niya. So, pinadala ko na rin ito. In a way, tinesting ko itong motor. Gumagana naman siya na maayos, hindi naman siya grounded. Pati yung ating dito. Pati itong ating kanyang kapasitor, good condition naman, palita ko lang sa inyo kung paano natin testingin. Ayan. So, nasa times 10 tayo. So, unahin ko muna yung body niya, kung talagang grounded, pati yung kanyang coil. So, ito siya. Hindi ba maano sa camera? Di ba nakakasilaw yan? So, testingin ko lang. So, ayan, pumalo siya. Ibig sabihin, okay yung ating coil sa loob. So, body ground naman ako. So, kita naman natin, wala naman siyang problema sa body ground. So, good naman siya. Ngayon, possible din na ang ating pan-capacitor ay problema rin. So, tinesting din natin siya. Pakita ko lang sa inyo kung paano tayo mag-testing ng capacitor. Yan. So, magka times 1K tayo. Yan. So, ang pag-testing ng capacitor, kailangan i-short to ground muna natin siya. Grounded. So, ito na gamitin ko muna. So, short ko muna siya. Para kung may karga man siya, ma-discharge. Yan. At pagpalo sa tester, papalo yung saglit, pero babalik rin dapat kaagad. Ayan. Mataan ko ng konti. Times 1. Okay. Ayan. So, bumalik din kaagad. So, ganun din. Pagka binaliktad natin, ganun din dapat siya. Palo, balik. Yun. So, okay naman yung ating capacitor. Okay din yung ating pan. So, wala tayong outdoor para ma-try and error natin. So, ito kahit magkabalita tayo rito, wala naman tayong problema. So, kahit na ano yung kabit natin, walang problema rito. Okay, pass na natin. So, dito na tayo sa ating main board, indoor. So, sa indoor, madalas na masira dyan. Pagka E3, so, dito agad tayo sa dalawa. Dalawa nating relay. So, subukan muna natin itong isa.
So, gamitin ko siya. Tanggalin natin. Direct to the point ng ginagawa natin, ha. Para mabilisan lang tayo. Hindi na natin isa-isay pa yung circuit. Direct to the point ang ginagawa na natin. Pag troubleshoot. Pero hindi naman yun, eh. So, isa-isa. Hindi ko na isa-isay sa inyo. So, ito, madali lang mag-testing. Meron lang tayo dapat na 12 volts. Kasi ang kanyang bra, ang kanyang ano dyan is, yan. 12 volts siya. Yung relay niya. Yan. So, madali lang mag-testing ito. Meron tayo dapat na 12 volts. Yan ang tayo nito. Yan, ito. At ang ating 12 volts. Pagtsagaan nyo na. Madali yan lang to. So, simple na lang pag-test ng ating relay. So, yung isa, nakapalo tayo sa times 10. Yan. So, yung times 10, connect ko lang yung ating terminal sa positive to positive, tsaka negative to negative. Para hindi lang tayo malito. Color code lang ako. So, ito yung ating continuity. Yung kabila, yun yung bultahe. So, dapat... tanggal. Sorry. Pagmamadali. So, dapat, pagka nilagyan natin ng boltahe, papalo dapat yung ating tester. Yun. At pagka hindi, may problema siya. So, ito na yung ating 12 volts. Yan. Yun, narinig niyo po ba yung palo na yun? Pitik na yun. Yun. Yun yung pitik niya. Pero, hindi pumalo yung ating tester. Yan. So, ibig sabihin, yung current nasa kabila, hindi siya nagsiswitch. So, kuha tayo ng pamalit. So, marami tayong stock. So, ito rin yun. So, yung sira niya ay ito. So, tingnan nyo itong bago, ha. Tingnan nyo yung kaibahan. So, ito yung ating pinapalo kanina. Yan. Hindi pumapalo yung tester natin. Ngayon, ito ngayon nagagamitin kong isa. Itong negative na to, palo ko siya dito. At ito, ilipat ko rin sa kabila dito. Yeah, pinapakita ko para masabi nyo na walang daya. Yeah, so ito na siya. At ito na yung ating boltahe na negative. So yun. Narinig nyo po ba yung pitik muna? Yan. Yan yung 12 volts. At yung palo ng test prod natin, ayun. So yun po yung sira niya. Yeah, direct to the point, ha. Kung ano yung sira. Hindi na natin pinahaba. So, ito ngayong bago, itong good ang ilalagay natin dito. Malayo pa pinanggalingan ito. Dinayo para tayo dito sa May Quezon City. So, at least, naging successful naman po yung ano, at hindi naman po siya nahirapan na lumayo pa para matapos na yung kanyang board. Yung bali ko lang. Yan.
Yun. So, ready to pick it up po siya. So, ito po yung sira. No, kaya hindi gumagana yung ano, yung ating indoor board. Floor mounted to. Kaya may ganitong klaseng motor. So, yun po. Kaya hindi gumagana yung indoor board kasi yung relay niya hindi nagsiswitch. So, nangyayari kasi niyan, drawing ko lang ha. Para makita po natin na maayos. Drawing ko lang. Wala na ba? Dahil lang, patsagaan nyo na yung video natin. So, ito yung relay natin. Ito yung kanyang paa. Yan. Ito yung abang niya, switch. At ito naman yung coil. Yan. Ito yung paa niya. Yan. Kita ba sa camera? Yan. So, ito ngayon, dito yung ating standby. Standby yan. Ito yung ating 12 volts. DC. Yan. Dito natin pinapasok yung 12 volt DC. At pagka nagkaroon ng supply dito, saka pa lang ito papalo. Saka pa lang siya magsiswitch on. Yun. Naka-normally close siya. Pagka nagkaroon ng supply, saka pa lang siya. Sorry. Normally open pa lang siya. So kapag ka nagkaroon ng supply na 12 volts, saka pa lang magdidikit ang ating switch. So, yung naka-standby rito na voltahe na 220, yung isang linya ng 220, yan, saka pa lang siya magkakaroon ng connection. Dahil itong ating fan motor, 220 AC siya. So, yung AC natin, dito nakakonect. Yun. So, yan lang po. Thank you. Yun. Na-testing na natin siya. So, napalitan na natin ng relay. Ito yung sira niya. Papadala na rin natin to. So, hindi ko ma-testing to. Hindi ko masupply ng kuryente. Kasi, yung isang line niya, dito. Dito sa relay. At ang isang wire ay dito. Wala din akong sensor. So, mangyayari, pag kinabit ko to, mag-i-error din agad ako. Kaya papakabit ko na lang to doon sa nagdala dito. So sa tingin naman natin okay na siya dahil alam naman natin na talagang sira to. So papakabit na lang natin sa technician. So kailangan ko na gawan muna ng video. So gawa natin ng video. Kaya yan. Hindi ko na nga sana iba-vlog pero para makuha din ng iba at malaman din ng iba na ganito lang kasimple. Maayos na nila, no? So, yun po mga master, hanggang po sa muli. Sana po may natutunan pa tayo. Thank you.